Magandang araw mga kaibigan. Welcome back to my channel again. At ngayon sa video na ito mga kaibigan, iba na naman ang ating pag-usapan. Kasi marami na ngayon ang walang trabaho mga kaibigan. Ang dami-dami na. So, dahil doon, napag-isipan ko kung matapos tong sakuna na to, nako, libo-libong tao ang mag-a-apply ng trabaho. At kung libo-libo ang mag-a-apply ng trabaho mga kaibigan, nako, ang haba-haba, ang haba-haba kaya ng pila sa mga rush ID, diba? So ito sa muting channel ko na tagpuan nyo dahil sa title, at ituturo ko naman sa inyo na maayos kung paano ba magkaroon ng ID gamit lang ang Android phone mo, at hindi mo na kailangan magpa-picture o magbihis ng maganda o magayos ng mukha, kaya basta may camera, so okay na yon. So tara, simulan natin. Dalawang pwedeng gamitin natin na paraan guys para makuha natin ang ID mismo. So una, yung pag-delete ng background. Kung yung ID mo naka green background tulad nito, so naka green background, pwede natin gamitin yan guys, pwede natin i-edit yan sa Kine Master. So i-chroma key lang natin. Tapos kung marami namang background, pwede rin naman dito kadadaan. Hindi Kine Master gagamitin natin. Dito kadadaan sa background eraser. So i-erase natin. So unahin muna natin yung Kine Master. Kapag ang background mo ay green o kahit ano man yan, basta tawag nito plain color. So dito tayo, gagawin natin yung picture, gagawin natin ng video. So ganito lang guys, tulad nito. So para din siya umuron. So 6 seconds i-export natin yan para maging video siya. I-export natin 6 MB, i-fold natin para mas klaro, full HD. Okay, picture lang yun guys. So, tapos na, tapos i-delete na natin ta. Picture lang yun. So dito na tayo, itong isa kukunin natin. Ayan, nagiging video na siya. So ngayon yung gagawin natin, i-chroma key natin to. So i-layer natin, tapos delete natin yung main. At kadalasan sa mga ID guys is color white yung background. So itong gamitin natin. Ayan. So i-crop natin, click lang natin yung clip. Kasi guys, bakit ko ginawa to na video yung picture? Hindi kasi kaya ng chroma key basta picture yung i-chroma key mo. So dapat video siya. So ito video na to. Ayan. I-enable lang natin to. Ayan. So before natin gamit to, i-enable guys, i-crop muna natin kung saan ang gusto mo na kukunin, di ba? Ayan. Ayan, okay na yan. So click lang, tapos chroma key, enable, and adjust lang natin dito. Kung napapansin nyo guys, yung background ko green yun natin, green din ang ilalagay natin na key color. So pili tayo ng green. Ayan. So ito, pipili natin green para mas makuha yung gusto natin.
Ayan. O, di ba? Ikaw na bahala mag-adjust. Ayan. So, okay na yan. Export natin. Ay, no guys, hindi na kailangan natin i-export. I-screenshot lang natin yan. So, dito tayo. Ayan, screenshot lang natin. Ayan. So, i-cut natin yun dito sa kailangan meron kayo nito guys. ID photo na apps. Choose parang gallery. And ayan. Ayan na. Yes lang. Madali lang naman to guys. So, pipili ka ngayon ng anong gusto mong size. So, kung 1 by 1, pili ka nito. Kung 2 by 2, pipiliin mo to. So, apply size mo lang. Ayun na. Adjust mo dito. Tapos, palakihin mo. Ayan. I-fit mo lang guys. I-fit mo. Ika muna. Hindi natin yun isasala yung black color o yung dark color. Ayan. Ayan. Hindi na nasalo. Okay. So, dito, last step na to. I-click mo lang yung para masave mo sa phone mo. I-click mo yan. I-click mo lang to yung download na icon. So, click and save. So, ayun guys, nakasave na to. Nakasave na yung sa phone natin. At dito natin nakikita yun. Screenshot, hindi yan. Dito sa other album. Ayan. So, dito, meron tayong ID guys. At tandaan nyo guys, yung ID na to, pwede natin, ito yung tinatawag na soft copy. Pwede natin i-dikit sa ilagay sa resume na soft copy mo, tapos i-email mo kung saan. Pwede mo rin i-print, ipasa mo through Bluetooth. So yung second step naman, kasi dito tayo kumuha ng picture. O ito yung kinuha natin na picture kasi itong naka green screen, diba? Yung naka green na background. So ang kukunin ito pala guys, isa pa, huwag kayong iwasan yung mag green screen na yung kulay ng damit nyo ay blue ito, kasi ang mangyayari dito, ang iwasan nyo kung green yung background tapos blue yung t-shirt mo, ang iwasan nyo ay dito sa Kine Master, kasi pag i-chroma key mo kasi yan yung kulay blue, magkalapit lang kasi sila sa green, kaya pag i-chroma key mo yun, pati yung katawan mo mawawala. Mawawala yung green, pati yung katawan mo mawawala. So, iwasan nyo yan. Pag ganito naman, dito ka dadaan. Dito sa background eraser. So, kunin lang natin yung ano, yung naka-blue. Ayan. So, ang gawin mo para di makuha yung blue. Ayan. Dito ka dadaan para huwag mo i-chroma key. Click mo lang yung automatic, tapos automatic na siya. Kukunin niya yung green, yung kulay green. I-automatic mo lang. So, ayan. Napakadali guys. Tapos lilinisan mo na lang, click manual. Lilinisan mo lang. So, hindi ka masyado sa pagsisig.
kita empat orang guys, kaya di kita empat bisa kita kembali lebih kita kaya nah. Ito guys, hindi ko na lang para madali tayo, hindi ko na lang aayosin to na maigi kasi ahaba yung video ko. So nasa sa inyo yan, linisin nyo lang na maayos yung ano nyo, diba, huwag nyo gupitan yan, linisin nyo lang. Tapos pagkatapos ito guys, piharang. Tapos smooth na natin siya, smooth pipe. So click mo lang yung white at ayun, naka white na siya. Save lang natin. So may ID ka na, pero linisin nyo na maayos ha. So, nandito na yun sa nandito rin yun. Ayan. And guys, pwede nyo rin ito ipaprint na agad. Wow. Pwede nyo ilagay sa resume nyo. So yun lang muna guys, at sana may natutunan kayo ng kahit konti sa tutorial ko sa ngayon. At pakipindot na rin ang subscribe button para sa sunod pa mga video. Salamat.